So magandang araw, Kabola. Sa video na ito, pag-uusapan natin, of course, Kabola. Yung naganap po na Game 5, Kabola. Yun po yung game na napanood natin at the end po, Kabola, or the day before the recording po of this video, Kabola. So, hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button, Kabola. So, nakita nga natin, ano po, panalo po, Kabola, ang Miralco Bolts, 3-2 na, ano po. So, iba din, no? Iba din talaga po yung galawan po, Kabola, ng Miralco Bolts. The defense was really impressive. And of course, Chris Newsom, Kabola, nandun pa rin siya, Kabola. Yung first up niya, so-so lang, pero yung second up na, nung kailangan na ng pindos, dumating po siya. Nung kailangan na ng defensive play, dumating po ang isang Chris Newsom, Kabola. That makes Chris Newsom really a superb talent, Kabola. No, hindi siya CJ Perez level, kumbaga, Kabola. CJ Perez kasi talaga 20 points nag-average yan. Si Newsom hindi eh. Hindi umabas ganun. Pero pag titignan mo na maayos yung game ng Kabola, sobrang kompleto, Kabola. Sobrang nakakabilib. Of course, nagpakita rin si Alain Maliksi, Kabola. Napakalaking tulong po yung pinakita niya, Kabola, dito sa game na ito. Kinailangan eh. Si Chris Banchero, medyo so-so lang po yung game. So, kinailangan po ng isang panibago po ni scorer. Alam naman natin si Maliksi, Kabola. Born ready yan, Kabola, diba? Matapang, matatag, Kabola. Kumbaga, tira ng tira yan. Magaling tumira yan, Kabola. So overall, dumating siya. At siya yung isa sa mga nagpropel po ng Miralco Bolts into this victory, Kabola. And of course, we also know, Kabola, na ito pong San Miguel Beerman in this game is nag-heavily reliant po, Kabola, dito nga po kay Junmar Fajardo. Unfortunately, yung reliance nila kay Junmar Fajardo, wala po, Kabola. In a way, wala pong narating, Kabola, ano po. Kasi nga po, yung ibang mga teammates po ni Fajardo, yun yung pinakadinepensahan po ng Miralco Bolts. Parang ginawa nila yung ginawa po ng San Miguel sa Miralco noong Game 4, Kabola. Yun naman yung pinakita nila. Usapang comments muna tayo, Kabola. Sabi po ni Catalino Celis, usapang fake news, Kalods. Sabi niya, Kabola, dito fake news, galing to kay Snowbad. Pinapartik lang po natin kung sino po yung mag-trade po ng Magnolia. Oo nga, wala naman lam to, panay bash. Sabi naman ni Orland Ramos, sa PBA contest naman niya, panay PBA din, Kabola. So, ilang naman dyan, ano po ba, saan part po ako naging basher po, Kabola, ng PBA. I'm just providing positive criticism, Kabola, di ba? Constructive criticism, I mean. So, nasa kanila na yan kung makikinig po sila o hindi. And nakita naman natin, in a way, may mga napakinggan naman po sila or may mga ginawa sila sa mga naging suggestion po natin. So, ito na, yung top 5 wingman, Kabola, na sa plugin natin is pwede pong matrade ngayon paparating po na F-season. Number 5 ko, Jaron Teng ng San Miguel Beerman. Kita naman natin, di ba, from a go-to guy, Kabola, sa Converge. Now, bangko dito po sa San Miguel Beerman, Kabola. And of course, mayroon pa rin po kahit pa paano natitirang pride yung mga players na yan, Kabola. So I think there's a chance na Teng would try to push for a trade, Kabola, to find a team that he can get more minutes from. Ray Suerte, Kabola, ng Black 4 yung Knicks. Kasi of course, alam naman natin, narinig na natin yung pangalan nito, Kabola, sa trade rumor mill. Now ang tanong, magkakatotoo na ba, Kabola, diba? So Suerte, good enough scorer, Kabola, sa manangailangan po ng scorer, especially off the bench. Marakabaking po ang pwedeng ambag nito. Number 3, Richie Rivero, Kabola. So of course, ito is nakikita naman natin yung laruan niya. Meron talagang potential maging star player po ito sa PBA, Kabola. And tignan natin kung meron pong mag-overpay sa kanya, Kabola. Say overpay dun po sa trade package na yung offer nila sa Phoenix para mapapayag po ang Phoenix. Number 2 ko, Jeremiah Gray, Kabola. So nasa Inebra na yan, no? Disappointing, Kabola, itong kanila pong season na ito, Kabola. Hindi po sila nakarating ng finals. So tignan natin kung paano po nila yan i-handle. Gray is still there. Will they just let him return and be an addition in a way? Kasi babalik po siya, Kabola. Or will they use him as a trade chip, Kabola? Number 1 ko, Paul D. So Paul D, kinoconsider natin sa lalo na matitrade. Bakit hindi natin kukonsider si D, di ba? Ito, in the past few years, ito palagi nasa trade rumor mill eh. Pero ngayon na parang may paparating ko ng malaking trade ng Magnolia, hindi siya masyado na pag-uusapan. So baka gulatin tayo ng Magnolia, ito talaga yung trade nila, Kabola. With the age, Kabola, they can easily use him to get a younger star, Kabola, para mas okay po yung trade para sa kanila. O baka boss, parang mo, sino sa kanila mag-trade? Comment lang po sa baba.